ilang araw na to, 3 or 4 days na yata. So, gagawin ko siya ng paraan. Hindi ko siya itatapon. So, gagawa ko ng paraan sa kanya. Maging masarap. Maglagay ako ng egg. Butter. Konting salt. At saka konting sili. Mahilig ako sa spices. Yung ba? Manghang. Sarap. Ayan. Siyempre, hindi mawawala yung fresh milk. Kunti lang, huwag nang masyadong saka powder na malunggay. Okay. Every time nagluluto ako, nilagyan ko ng powder malunggay. Kahit anong food, basta may powder malunggay. Okay? At maglagay ako ng flowered herb. Unti lang. Okay. Ngayon, linis ko siya. Dry na siya. Hindi na pinayang dry na siya. So, mga kabayan ko na sa ibang bansa, na mga OFW, sa almusalan, amo nyo natutulog pa. Huwag. Ang tip ko sa inyo, ako kayo magising, maghanda kayo ng sariling pagkain. Kung bawal naman sa inyo ng amo nyo, pakailin kayo ng maaga. Gumawa kayo ng paraan na makakain ko ng maaga. Maaga kayo magising. O, i-ready nyo sa gabi yung pagkain nyo. Ay, sala. Pagkain nyo sa parto nyo. Parto kayo ng kain nyo, sala. Para hindi masyado gutom. Tapos, ilalagay ko itong cheese. 14 malchida. Ito siya dito. Para masarap. Then, dip ko itong dry na toast. Bread. Na bread. So siya. Laga kayo magising at maghanda kayo ng pagkain nyo. I-ready nyo sa gabi yung almusalan nyo para hindi kayo gutumin. Okay? Kasi karamihan sa akin, magang mag-gumising, hindi na nag-almusal. O pag naabutan ng employer, wait na sila ng tanghali. Gutom na gutom. Kaya huwag ganun. Sarili natin ay isang puhunan. Kaya gumawa ng paraan para mabuhay. Kaya tayo nandito, di ba? Para kumayod. Eh, paano tayo makakayod kung may sakit naman tayo? Makasurvive. Dami ito. Pwede ko pang merienda. Kailan naman makakain ko na ito?
So ngayon, nitin natin tong pan na with butter. Dito natin siya itutos. Kasi yun. Yan. Kasi. Dito natin siya mini. Pag yan kumit na, ito. Sign na kumukuro na siya, di ba? Yung butter. Ilalagay natin yung bread. Okay. Wait natin siya ma-brown. Low fire lang. So, para hindi siya nasusunog. Tulad lang ito. Tulad lang ito. So, habang nagpintay ako maluto yan, gagawa ako ng sarili kong chai. Sa tubig ko, pag nakulo na yan, maglalagay ako ng ginger. Mayroon ako ng ginger. Saka, one bag of tea. Itong amag tea ang ginagamit ko. Amag tea. Wait natin ay makulo. Wait natin ay kumulo at ilalagay ko yung ginger. So, kulo na siya. So, ilalagay ko yung ginger. Okay. Pinang ko itong bread ko. Tignan mo, see? Press mo siya para yung taste kapunta sa ilalim. Okay. Nice breakfast. Healthy. Hindi pa natatapon yung bread na dry. Nagampo siya ng paraan, di ba? Pag may bread naman kayo lang araw na, huwag niyo itapon. Drogin niyo, itakain niyo sa ipon sa labas. Huwag niyo itapon. Kasi sayang. Mawalan kayo ng blessing. Okay? Ngayon, kulo na itong okay na to. Ilalagay ko itong kebab. At mag-add ako ng isang 1 spoon na sugar. So, tingin mo okay na siya, naging brown na siya, di ba? Maglagay kayo ng breast milk. Okay? Half water, half milk sa isang 1 mug. Okay? Mabango. Maglagay din ako ng konting hill. Kalam. Konti lang. Ang palasa. Iti-drain natin siya. Pero hugasan mo natin yung baso ng maigit na tubig bago natin iti-drain yung tea natin. Siyempre, yung alam, marumi pala yung baso mo. Alam na yun, hugasan siya ng hot water. Yan, malapit na, kumukulo na siya. Pag nakulo na yan, huwag na masyadong ikulo kasi yung gatas. Di mainam sa gatas. Pag nakita mo na yung kumukulo na konti, pwede mo na siya i-drain. Okay, see? Start na siya kumukulo, di ba? Okay. Close mo na siya. Close mo na. Wait mo siya ng mga 3 minutes saka mo siya iti-train. Okay? After 3 minutes, train mo na siya. 1 mug. Okay? Enough for 1 person. Yan.
Okay lang, breakfast ko. Kain tayo. Sila. Ito lang mga sisters. Thank you. Kain mo na ako. Bye-bye. Ingat kayo dyan.